Si Luka Doncic ay isa sa mga pinakamahuhusay na kabataang manlalaro na sumubok sa NBA na nag-average ng 28.8 puntos, 9.4 rebounds, at 8.8 assists sa kanyang ikalawang taon pa lamang sa liga. Gayunpaman, sa kabila ng kung gaano kakilala si Doncic, may ilang mga katotohanan tungkol sa Serbian sharpshooter na nasa ilalim ng radar. Kaya sa videong ito, pag-uusapan natin ang 5 minutes facts tungkol kay Luka Doncic, isa siyang malaking tagahanga ni LeBron James. Tulad ng marami sa mga sumisikat na bituin na pumapasok sa NBA sa nakalipas na ilang taon, lumaki si Doncic na idolo ang The King. Naghintay umano siya sa labas ng locker room ng Lakers pagkatapos ng kanyang unang laro laban kay LeBron para makakuha ng jersey na pinirmahan niya. Malinaw din na may paggalang sa isa't isa sa pagitan ng dalawa. Sa unang bahagi ng 2019-20 NBA season, tinawag ni James si Doncic na isang malupit na player sa social media. Pagkatapos si Doncic ay naging pangalawang manlalaro na nakapagtala ng 40 puntos na triple-double bago ang edad na 21, pagkatapos mismo ni James. Pagkatapos ay naglaro sila laban sa isa't isa, at sinamantala ni LeBron ang pagkakataon na ulitin ang kanyang sarili, sinabi muli kay Doncic, isa kang malupit na player. Nagdebut siya sa Euroleague sa edad na 16, bagamat alam mo na naglaro si Luka Doncic sa Euroleague para sa Real Madrid, maaaring hindi mo alam kung gaano siya kabata nagsimula. Una siyang sumali sa mga higanteng Espanyol sa edad na 13, bago gumawa ng kanyang unang pagsisimula sa Euroleague sa edad na 16, at siya ang ika-13 pinakabatang manlalaro ng Euroleague, pati na rin ang pinakabatang MVP. Ito ay isa pang halimbawa kung gaano kahuse si Doncic. Nakipaglaro ang kanyang ama kay Goran Dragic. Bagamat ito ay tila mahirap paniwalaan kung isa sa alang-alang na sina Dragic at Doncic ay naglalaro ng magkasama sa Slovenian National Team, si Doncic Sr. ay aktwal na naglaro sa parehong koponan bilang Dragic dahil tinulungan ng dalawa ang kanilang koponan, ang Union Olimpija, sa pambansang kampiyonato ng Slovenian. Pagkalipas ng 10 taon, tinulungan ni Dragic at ng nakababatang Doncic ang Slovenia sa isang nakababahalang tagumpay sa kampiyonato sa Eurobasket 2017. Si Doncic ang pinakabatang Euroleague MVP. Noong 2017-18 season, nanalo si Luka Doncic ng Euroleague MVP Award na may average na 16 na puntos, 4.9 rebounds, at 4.4 assists para sa mga kampiyong Real Madrid. Nanalo rin siya sa Final Four at Finals MVP para sa Real Madrid. Isinasaalang-alang na si Doncic ay 19 lamang nang magsimula ang Finals, ipinakita nito kung gaano kabilis ang talento ng batang Slovenian star. Ang kanyang rookie year ay isa sa pinakamahusay kailanman. Si Luka Doncic ay nag-average ng 21.2 points, 7.8 rebounds, at 6.0 assists sa kanyang rookie year, kaya siya ang unang teenager rookie na nag-average ng hindi bababa sa 21 points, 7 rebounds, at 6 assists, at ang una mula noong unang taon ng mahusay na Oscar Robertson. Ang mga numerong yun ay sapat din upang talunin ang mga numero ng rookie year ni LeBron, na nagpaalis sa maraming mga nagdududa na nagmungkahi na si Doncic ay hindi kailanman magiging napakahusay sa NBA. Ang kanyang unang postseason game ay isa para sa mga record book. Nang tumuntong si Luka Doncic sa court para sa kanyang unang playoff game laban sa Clippers, malamang na hindi niya alam na malapit na siyang gumawa ng kasaysayan. Nang umalis siya sa court, umiskor siya ng playoff debut record na 42 puntos, kasama ang 9 na assists at 7 rebounds. Dahil dito, siya ang 3rd pinakabatang manlalaro na nagtala ng 5 ng Mayo taong 20 sa kanilang playoff debut, pagkatapos ng Magic Johnson at LeBron James, tunay na elite na kumpanya. Ito ay isa pang tagapagpahiwatig ng kalidad ni Doncic. Ang kanyang idolo at tagapagturo ay si Goran Dragic. Matagal nang magkakilala sina Goran Dragic at Luka Doncic mula nung naglaro si Dragic para sa Union Olimpija, ang ama ng koponan ni Doncic, at kung saan nagsilbi si Doncic bilang ball boy. Magkasama rin sila sa isang silid habang naglalaro para sa pambansang koponan ng Slovenian at napakalapit. Isinasaalang-alang na si Dragic ay isa sa mga pinakamahusay na manlalaro na natutunan ni Doncic bilang isang bata, hindi nakapagtataka na sinisigurado ni Doncic na palaging humingi ng tulong mula kay Dragic upang mapabuti ang kanyang paglalaro at maging mas mahusay, at si Dragic ay laging handang tumulong sa kanya. Sa ngayon, isa si Doncic sa pinakamalakas na manlalaro sa NBA kasama ang superstar point guard na si Kyrie Irving. Usap-usapan nga na si Doncic nga ang magiging bagong mukhang ng NBA pag nagretiro na ang mga legends katulad ni LeBron James.